Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. May sabay dalawa, take, let it go. Take my yoke upon you. And learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Let's pray, Panginoon. Salamat sa inyong mga salita again, sa aming series. I pray na ang humility, Panginoon, na meron sa inyo, Panginoon, ay hindi po ang magkaroon kami. Yan ang mga pantayan niyo, but I pray na turuan niyo pong bawat isa. At yung kabaligtaran nito, ang pride, Panginoon, ay mawala sa amin, hanggat maaari, Panginoon, as much as we can. Ito po ay hindi namin practice, Panginoon, maging prideful, Panginoon, dahil wala kaming karapatan, hindi naman talaga dapat. Itong kasalanan ng pride ay sumira sa marami, Panginoon. So I pray, ayun po ay manguna sa amin sa part 3 po nitong series na to. Kaya maluwalhati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po sa lahat again. Sino dito yung mayabang? Taas kamay. Buti naman, wala. E sino yung humble? Taas kamay. Wala din. Kasi pag sinabi, ako humble ako. Mayabang ka, di ba? So, alam nyo na, di ba? So, tuloy po natin ito, kung naalala nyo, ating series. Title po ng series is Pride and Humility. Ganun lang kasimple, pero yung last time natin po, yung first part, naalala nyo yun ay promises muna, no? Bakit tayo dapat maging humble? Kasi may mga pangako ang Panginoon sa mga humble. Obviously, mga positive po yun. Natapos po natin yun. Naalala nyo. Daanon din natin, ha? Ano yung pangako sa mga humble? Of course, ay sila ay ang sabi doon, mas maganda na daw yung humble daw kaysa mayaman, mayabang. Kasi kabaligtaran ng humble ay proud. And then, sabi doon sa Proverbs 22:4, yan na ano yun, pero balikan lang natin. Minsan, ang kayamanan, okay, pinapangako po yun sa mga humble. Alam nyo ba yun? Yung mayabang, puro yabangan lang yan. Okay? Madalas yung mayabang, kaya mayabang yan. Kung may nakita kang mayabang na mayaman, insecure din yun. Tandaan nyo po yan. So, kaya napakaganda, may humble tayo, hintayin natin ang Panginoon na magpala sa atin. Hindi yung pakapangunahan mo. Imagine mo yung boss mo, Boss! Ang baba na sweldo ko. Naku, huwag na huwag yung gagawin yun. Sa buhay ko, ang dami nakitang ganun. Eh. Parang di mo alam kung anong i-advise mo. Eh. Kasi parang di alam, di mo alaman eh. Kahit magaling ka pa eh, pwede mo bang pangunahan yung ibang tao, especially boss mo? Kaya ano, nagpapasweldo sa'yo. Diba ito maganda, may experience ito kahit bata pa eh. Pwede mong pangunahan yung boss mo? Kasi binibilang niyo yun eh, kung mag-survive yung business niyo eh. Yung pangunahan. Ngayon, kung talagang ano, magaling ka sabi mo, lumipat ka, tignan mo. Ano lang, simple yun. So, huwag niyo papangunahan, huwag kayong maging hambog. And then, kabaligtaran nun, sabi rin dito, ganun, pag yung humble, ipopromote, magmayabang, will being low, and then, ito, may ganun, kinalaman sa kaligtasan, di ba, walang naliligtas na mayabang, lagi natin sinasabi yan. So, pag tayo nag-soul winning, iniiwasan natin yan. Kung makutulungan natin sila, mayabang, sabayan mo, no? Yung kayabangan niya, nari, mabuti ka ba ang tao, tulungan mo siya na ma-realize na hindi. Ganyan po ang style dyan. And then, so may mga example po dito, no? Contrition, and then, yung part 2 naman, yung parang kinuman sa atin yan, or tawag dito, ano sinabi ko dito? Ipat. So yung nakalala, yung mga example, tsaka humility directed. Ibig sabihin, sinasabi talaga ng Diyos sa atin, magpaka-humble ka. Okay? Sinabi sa Micah, magpaka-humble ka sa harapan ng Diyos. And then, may mga example si Jesus, huwag kang magmalaki, kung pupunta ka sa room, sa handaan, kung ano man niya, huwag kang upo doon sa ano, feeling mo, ikaw yung pinaka-pinaka. Okay? So, ganun din, naglilingkod ka sa Diyos, magpaka-humble ka lang, hayaan mo, hintayin mo yung Diyos na magtaas sa'yo. And then, ano pa yun?
Sabi sa James, humble yourself in the sight of the Lord and He shall lift you up. Sinasabi sa atin maging humble. Sabi nga sa inyo last time din, yung humility, napakaano niyan. Actually, belong to sa ating series ng basics and fundamentals kasi very basic. So sana, again, pagkatapos natin dito, or ngayon pa lang, sana iwasan natin maging mayabang. Napansin natin yan. Ako, mapansin ko yan sa inyo. Siyempre, hindi ko agad dinideal para magkaroon din kayo ng space, para malaman niyo, tama ba yun? Nagkamali lang ng grammar, niyabang ako na. Eh, yung speaker natin mamaya, hindi na naman sila native English speaking. So, huwag yun ang hanapan ng perfect English. Amen? Dahil ganun din naman ako. So, and then, sabi po dito, let us subject to one another sa 1 Peter 5:5. Because God gave grace to the humble, and then yung kabaliktaran on God resisted the proud. And then may mga example po tayo dito. May si Jacob, diba, nagpaka-humble din siya. Kasi after nung nasubok siya ng Diyos, pinagpala din naman siya. So naalala niya yung time na siya ay walang-wala. Okay, naalala niya yun. Then si King Saul, ganoon din. Nung nag-umpisa siya maging hari, ayaw niya maging hari. Ganoon ang maganda. Si David, ganoon din naman. Talagang mahirap lang sila. Pero dinala siya ng Diyos sa posisyon na talaga namang pinagpala. Mga hari po, napakayaman yan. Kapangyarihan. Ganoon din si Solomon. Nirecognize siya nung una. Siya po yung bata lang. Pero ang maganda sa kanya, humingi siya ng katalinuhan. Ganyan po yung mga matalino talaga. Naalala ko talaga yung kwento, no? Alam niyo na ba yung kwento, yung ano, genie? Alam niyo na yan? Yung sabi, isang kahilingan lang, anong gusto mo? Katalinuhan, sobrang talino mo, sobrang yaman mo, o sobrang makapangyarihan mo. Naalala niyo yan? Iba, masabihin ko na lang ulit, ha? Ay, yung joke to, ha? Inuna ako na sa inyo. So, basta nag-appear bigla daw yung genie, kaya siya ganun. Tapos yung pinaka-leader ng board, yung CEO yan eh. Oh, anong gusto mo? Sobrang talino ka, sobrang yaman mo, sobrang makapangyarihan mo. Ano sa palagi niya pinili niya? Kayo, anong pipiliin mo, Pamela? Talino. Talino, talino. Talino. Sinong hindi talino ang hingin? Alam niya na eh. No? So anyway, sabi, ganun, talino. Kasi tama naman, di ba? Parang itong ano natin. Gusto ko maging matalino. Kasi pag matalino ka, ayaman ka rin. So anyway, kasi granted, wala na yung genie. Siyempre, tinitingnan siya ng mga, ano kaya sa unang sasabihin nito, yung talino na nito eh. Sabi niya, dapat pera na lang yung pinili ko. Bumenta pa ako. So, nag-guess yun ba? Obviously, medyo carnal yun. Okay, mali yun. Pero, yun ang perspective kasi na sanlibutan. Sa mundo kasi natin ngayon, ganun ang malakas ngayon, pera. Kahit wala kang talino, may pera ka, di bayaran mo yung, ano, nag-guess yun na. Pero sa atin po, hindi ganun. Yung ganung style nila, hindi yun na magandang paraan para, obviously, hindi na gagawin ng Diyos yun na bigla. Pero kay Solomon kasi ginawa niya yun. Pero actually, matalino na nga siya nun eh. Kaya niya nga hinanap yung wisdom. So anyway, so si Solomon, ganun, ang hiningi niya is katalinuhan. So humble siya nung umpisa. Okay? Nung later na lang siya, ano eh, ibang story pa tayo. Kaya maganda rin yung kay Solomon eh. Kasi dyan ako ngayon eh. Nasa ano na ako ngayon? 1 Kings. Kaya, gagawin tayo ng ano dyan. Anyway, si John the Baptist, of course, alam niyo na nagpakababa siya. Si Jesus naman talaga yung Panginoon. Pero nung una, siya ang sikat na sikat, pero nagpakababa si John the Baptist. And then, yung centurion, hindi niya pinapasok na. Hindi niya na... Lord, gamutin mo nga itong aking ano, servant. Hindi na, kasi alam niya, naniwala siya kasi sa Panginoon. Makapangyarihan siya. So, sabihin mo lang, gagaling na yung aking... And then, yung... nalala niyo yung... namamalimos lang ng konting tulong. Okay, sabi niya, hindi ako karapat-dapat din. No? Ganon din yung tema nun eh.
Tapos siya hindi siya Israel. Pero bandang huli, pinagaling pa rin siya. Yung kanyang anak, no? Then pinakahuli, natapos po tayo kay Paul. So obviously si Paul ngayon sa panahon natin yun, talagang tinataas. Kasi nga, ang dami niyang nagawa. Nay, okay daw. Nanay. Patay, bumili na. Okay. So ngayon naman po, dito tayo sa mga, nagkaroon tayo din ng mga maraming example noon. Later, mayroon pang another example. Pero ang title po ngayon ng ating sermon is, ano lagay ko dyan? The Humility of Jesus Christ. The Lord Jesus Christ. So, siya yung pinaka-pinaka. So again, basics po ito ha, pero daanan natin. Kasi, lagi nyo po isipin, para sa inyo po ito. Hindi natin inuulit-ulit ito, para lang wala lang, makaraos lang. Obviously, ang gusto natin malaman dito, maintindihan, at maka-complace tayo. Bata ka pa, sana. Hindi ka mayabang. Ang Panginoon, ang pinakamatindi, matalino, makapangyarihan, tapos hindi siya nagyabang. Pero darating din sa kanya yun. No? In the end time, siya po yung ngayon, binabastos siya ngayon ng mga tao ngayon, di ba? Pero darating po yung panahon, wala na. Hindi nila kayang gawin yun. Kasi yung iba sa impyerno na, yung iba naman, paparusahan. So, dapat ngayon, hindi tayo makitaan yan. Kahit konti lang. Yun ang hinihingi ko po sa inyo. Kasi sabihin, Pastor, ano ako eh? Graduate ako ng kung ano eh. Ganito ang height ko, ganito ang talino ko, ganito ang sweldo ko. Eh, paano yun? Paano yun? Hindi ako magayabang eh. Kung talagang magaling ako, paano yan? Kung pogi ako, ano, sayang naman yung pogi ko. Sayang galing ko mag-ano, kung ano man yan. Hindi mo kailangan. Hindi nga dapat eh. Ni hindi ka dapat magyabang. So, yung pinaaral natin. Amen? Yung iba ganito kasi. Yung iba, kahit yung mga kapastoran, ha? Kaya kahit si pastor, yun ang mga example lagi, napansin nyo rin sa akin. Kasi ganun si pastor. Ibig sabihin, bakit sa level ko lagi ng pastor sinasabi? Hindi para asarin yung mga pastor. Kasi nga, mataas yung expectation sa pastor, diba? So, kaya lagi yung example sa amin. Kung kami nagkakamali, eh, alam nyo na sa inyo, sa level nyo. Ibig sabihin, dapat lalo kong galingan kasi yung mga pastor nga na ganyan. So yung mga pastor nagkakayabangan din po yan. So makikita natin mamaya isa. Pero feeling ko itong mga to Asian, okay yan eh. Totoo lang. Sana. Okay. Ganun yan. Kasi namit ako talaga mga ano, maganda yung ano, testimony. Doon may mga sinungaling din. Yun yan. Nakwento ko naman sa inyo sa Germany, yung may libro pa siya. Yung mga homeschool, home churches, yun ang inaano-endoso niya eh. Sino man yun? Yung nag-fasting na talo niya pa si Jesus. Alala niya yan. Mayabang daw, bogus pala yun. Iroin mo, dami niya na bentang libro. Di yung mga siya. Yung pala bogus, okay? So, kaya ganun ha. Gusto kong sabihin, sana hindi tayo maging mayabang. Iba naman sa atin, pinag-ayabang yung pagiging, ano, humble. Eh, di ba yun? Ako, humble ako eh. Ha? Paano yun? Ako, mahirap lang ako eh. Kaya ako yung pinaka-humble. Ako, tatanga-tanga ako eh. Ako yung humble. Huwag yung pagmalaki yun. Yung kaya mong improve dapat, improve mo na. Okay? Okay, so dito lang tayo. Ang Panginoong Jesus, siya yung pinaka-pinaka-example natin. Tingnan po natin yung mga ginawa niya, no? Tsaka yung kanyang mga example. So number one, tingnan natin po sa ito po yung keynote sa New Testament. Dumaan tayo sa Old Testament. So sinabi na po, no, kaya itong mga Hudyo talaga, ano to eh, hindi alam kung galit lang sa Diyos to eh. Kasi ang ganito pa sabi ng mga audio, pag mayroong isa na tao na pinag-unite ang buong mundo, sasambahin namin yan, siya na ngayon Kristo. Alam niyo ba yun? Daanan natin sa ating seminar sa Judaism. Yun ang hinihintay nila. Hindi si Jesus, hindi yan ang Messiah. Hindi yan ang Messiah kasi ano, hindi naman siya, kasi di David eh. Nilid ba niya ang Israel? Sa ganyan. Ganun ang sinasabi nila. Yan ito sabi sa Old Testament. Nakibasa niyo po. Ready, go. Daughter of Jerusalem, behold, thy king cometh unto thee,
He is just, and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt, the foal of an ass. Okay, so yan, katapos ko alam sa 1 Kings, no? So si David mamatay na. Anong ginawa niya kayo? No? Si Adonijah nagdebende, di ba? So ginawa ni ito, si Nathan, si Bathsheba, nag-ano sila eh. Tapos bandang uli si David, isa sa mga ginawa niya, para, kasi parang paandara na sila eh, parang mga politiko ba, nayayabangan niya, di ba, napansin niyo? Ako, ganyan nagawa ko, na ganyan. Sino susunod na hari? May matanda na si David. So isa sa mga ginawa niya, pinasakay niya si Solomon sa kanyang sarili mismong, kasi special na special yan. Parang ngayon, kung nakita mo yung sasakyan ni ganyan, di ba, congressman, presidente, patindihan yan. Eh, yung presidente, mayroon pang sariling eroplano yan. Okay? So, payabangan yan. So, isa sa mga ginawa ni dati, wala pa silang eroplano, wala pa silang pajero. Sinakay lang si Solomon doon sa mismong kabayo ni David. So, gusto ko lang intindihin nyo yun. Okay? Ano bang magandang kabayo? Siyempre, siguro malakas, malaki, yun ko. Makintab yung buhok, ganyan yan eh. Kaya ito po, no? Again, nasa Old Testament tayo, ang ano natin, humility. In the Old Testament, sinabi pa, sino ba yung ina-expect ng mga Hudyo na hari? Ano na po ito? Zechariah na to. So ito ay after Babylon na, bumalik na sila, and then, ando na sila, sinesermonan sila ngayon itong dalawa to eh, si Zechariah at si Haggai. Okay? So obviously, ang ina-expect na hari dito, yung Messiah. Okay, darating ang Messiah. He is just, of course. Sabi rin yan kay Moses, di ba? So ang Panginoon, ang Messiah is just, katulad ng Diyos, Ama. And having salvation, oy, magliligtas siya. So Messiah talaga ito. Pero sabi dito, lowly and riding upon an ass. Yung ass po, yung mahina lang, na parang hindi nga kabayo. Pag tinignan mo sa mukha at bata ka, walang pinagkaiba yung kabayo sa'yo tsaka yung ass. Pero sa atin, alam natin, maliit to eh. Alahala, may mga ano doon, di ba? May mga ass, may mga kabayo din, di ba? So alam mo ngayon, maintindihan mo, pag ass, parang ano lang yung APB. Di naman. O kaya tricycle, ganyan. Di ako nalalait ha. So, pero pag yung kabayo ni David, kunwari, ano yan? Ang pinakamatinding sasakyan ngayon. Ferrari. Parang ganun. Di pa nga ako nakahawak ng Ferrari. Nakahawak. Nakita ko lang sa picture. Pero ngayon, mga ano na, matitindi na eh. So, tanong, bakit ganun yung Messiah? Sa as lang. Yung sinasabi natin, topic natin, Jesus is humble. Siya yung pinaka po. Kaya isipin nyo na, kumpara nyo sa sarili nyo na eh. Nasabi ko na ba? Okay daw yung ano. Bumili ka? Pero may 1,000 ka. Pupunta daw, okay daw eh. Hindi, sagutin ko lang ha. Sorry po na ano tayo. So isipin nyo po lagi yung sarili nyo po na kung ang Panginoon nga na siya yung itataas sa bandang huli, siya yung pinakamatandi, pinakamalakas, matalino at lahat na. Ano, tapos siya humble, ano ka pa? Okay? So actually, ganyan na ganyan din po kahit saang lugar. For example, kahit sa school, sa place, kahit dyan, mga business. Yan, katulad yan. Naging business kayo, paparadahan mo ba yung ano? May Jollibee. Ano ba yan yun? Siomai, Chowking. Ano? Pinaradahan mo yung Chowking. Mas magaling kami. Kaso po, yung mga establishment na ganyan, nagbayad na yan, alam nyo na. So, obviously, hindi mga paradahan yun, unahan mo. Okay, so, ilagay natin yung sarili natin sa dapat kalagyan. Ganun din po kahit saan, sa atin. Kahit yung mga kapastora, may mga ganun yan eh. Kaya nga, iba, nakayabangan daw sa akin kasi ganyan-ganyan. Sabi ko, usapang doktrina lang naman. Hindi naman tayo nag-ano eh. Diba? So, baka kayo mayabang, ba't kayo na-open? Ganun yan eh. Tayo yung pag-usapan. Anyway. So yun, ang Panginoon, ang ginawa niya, sa halip na siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat, bakit di lang niya sinakop nung panahon niya, yung first coming niya? Ba't di lang pinalis yung mga Romans, di ba? Ba't di lang siya naghari nung time na yon? Kasi may panahon yung parang tayo, ganun ang tinuturo niya sa atin.
Hindi yung ngayon mo gusto maging malakas, ngayon na. At gusto mo maging mayaman, ngayon na. Gusto mo pagpalain, ngayon na. Hindi ganun. Si Jesus mismo, siya yung example. Nagpakababa siya, later na yung itataas siya. At ganun din tayo. Amen? Ito po yung binasa natin kanina. Take my yoke upon you. Learn if you for I am meek and lowly of heart. Tingnan natin yun kasi ito yung pinaka-main ano natin eh. Na ito po yung ginamit din nating text last time sa preaching natin, naalala niyo, learn of me. Kasi ang ganda dyan eh. So, ibig sabihin, gusto yung maging matalino, matuto ka kay Jesus. Okay? Kasi siya pinakamatalino. So, sa kanya matuto. Pero, may sinabi siya dito, for I am meek and lowly in heart. So, naintindihan niyo ba ibig sabihin, mas maganda pala ang nagtuturo sa atin, di mayabang. Kasi ang hirap nung yung bata ko natin, ang bobo mo naman, ang hina mo naman. Ganun pala, hindi na ako mag-aayos. Diba, minsan, ganun yung undershirt ng mga bata eh. So, intindihin natin sila, amen? So, ganun din tayo. Imagine mo ikaw, nilalait ka tapos magkatrabaho ka pa na maayos para mahirapan ka. Ang Panginoon, maganda sa kanya, siya mismo, mataas siya, pero nagpakababa siya. Kaya, napakaganda nung example niya, gayahin din natin. And again, principle yan na makikita nyo kahit saan parte ng buhay nyo. Kahit saan po. Pag nagmayabang ka, madalas, gaganyanin ka na. Yung mga politiko na yan, lahat na lumalabas po dyan sa public, ano? Ang gagaling po ng mga PR people niyan. Kung ano sasabihin ko, ganyan. Ina-advise sila na dapat huwag kang maging mayabang. Ewan ko na si Duterte kung bakit nagkaganon. Siguro, reverse psychology yung mga Pilipino. Sa totoo lang, so maging mayabang. Amen? Salita, even sa forma. Okay? Yung saktong forma lang, di ba? Ang sasakyan natin, ba't binilang ko nung ano eh, cup, nakita mo ba? Hindi masyadong fit eh. Hindi mo nakita. Kaya hindi natatanggal. So, okay na yung muna eh. Kasi hindi sakto. Kaya nag-isip-isip ako, bilang kaya ng bago to, na mags. Kasi diba, forma lang yun eh. Basta tumagana pa yun, pinturahan lang natin yung gitna. So, huwag tayo ma-forma. Isipin mo lagi, bakit ka, ba't mo ginagawa to? Bakit mo sinabi to? Bakit bibili ka ng ganyan? Ba't ka gagastos ng ganito? Ba't ka magsasalita, bakit ganyan yung pagkakasalita mo? Bakit? Bakit sa ganitong panahon? Diba? Minsan iba, nagtatanong din pang asal eh, diba? Intindihan niyo po yan, napakaano yan. Magkakakilala tayo dahil sa mga sinasabi niyo. At hindi niyo sinasabi rin. Kung tinatanong ka, hindi ka sumasagot. Ano ba yun? Depende nga, no? Pero minsan, kayabangan din yun. Eh, ba't kita kailangan kausapin? Diba? Ganun. So ngayon, sa ating kasi, pag-reprobate yan, excuse ka na. Hindi mo alam kausapin yan. Diba yun? And then, next is, again, dito tayo sa humility of Jesus Christ. Sa John naman, 13. Kayo na po magbabasa. Ready, go. So, alam niyo po yung tagpo na yan, no? Sabi po dyan, sumobra naman si Peter dyan, pero ang ginawa niya, hinugasan niya yung paa. So, laging kwento ni Pastor dyan, ang babahaw pa naman daw paa nung kina Pedro. Hindi naman. Pero, hindi mo gagawin niyo kung di ka humble, di ba? Amen? So, sa mga soul winner, napakahirap minsan ginagawa natin. Tayo yung papakababa, alam na natin yung pwede nating, alam mo na, ma-experience dyan, di ba? Asaring ka, alam mo na yun. Pero, sige lang, kasi kailangan eh. Ano pa, kailan mo, kung laiting ka, dapat sanay na tayo dun. Huwag ka lang masanay na laiting dahil talagang mali yung ginagawa mo. Kaya kung tama yung ginagawa mo, maya mo laiting ka. Yun yung humility. Isang example lang yun, ha? So, marami pang pwedeng example dito, no? So, sa atin, ha? Nagliligo tayo minsan. Sabi nga sa inyo, wala na naman yung mga bata na yan, ha? Yan, na yung kanin dito. O, punasan mo to. O, linisin mo to. O, tawagin mo si ganyan. Ganito gawin mo. Yung taong humble, hindi na nag-iisip na, ay, bakit ako?
Di ba? Ikaw yung andyan eh. Tsaka pagkakataon mo na nga yun na maglingkod. Hindi nyo ba yun? Ngayon iba sa atin, siguro, gusto mauna sa kung anong bagay. Ayun yung mauna dito. Sana kayo yung mauna dito. Kasi kung inaaral nyo na yung mga bagay na to, katulad ng lahat halos ng bagay na inaaral, di ba, marami tayo inaaral eh. Sa mat, pag nahuli ka sa isang topic, minsan di ka makabante. Nakikinig ba? Ano mang gusto natin, ano? Sa business, ganun din po yan. Ang dami sa business na kailangan mong aralin. Yung mga yan, supply and demand. Alam nyo ba yung supply and demand? Gusto yung basahin yung libro ni, ano? Sino ba yan? Wealth of Nations. Nangutang ko tuloy. Yung yung basahin, pwede ko summarize sa inyo. Ganun lang daw yun. May mga principle dyan eh. John Adams ba yun? May mga inaaral eh. So, siya yung nagsabi nun hanggang ngayon, sinunod po ng ano yun, tumpak. Yan, nasa Bible na actually. Di ba? Maglingkod ka sa tao. Magaling ka. Sinong pagtatiwalaan nila? Eh di ikaw. Di kikita ka. Ganun lang yun. Anyway, ba't wala punta dun? Eh, so, maglingkod ka, ikaw na yung pagpapalaki. Pero ang pinakamatindi dito kasi Panginoon yung nag-example sa atin. So, mayroon pa ba tayong excuse para hindi maging humble? Wala na. So, sana after itong series at ngayon pa lang. Isipin nyo na wala tayong, ano ba yung mga ano ng humble? Yun, naglilingkod. Hindi masyadong, by the way, pag sumisigaw, masama ba yung sumigaw? Depende. Pero madalas ay hindi. Kung di ka naman pastor, di ka naman magulang, for example, sisigaw mo yung di mo anak, for example, tama ba yun? Depende pa rin. Laglag na. Di ba? Gusto mo siya sagipin. Pero madalas ay hindi, hindi. Eh, sa akin, madalas tayo, ano, kanina lang. Ang binubusinahan ko lang wala kasi mga loko-loko talaga. Pero yung talagang alam mo na, mama, si Lola kanina. Kaya mo na yun. Eh. Hintay mo na lang. Wala, kawawa nga, di ba? Pero yung mga katulad ng jeep naman kanina, nasa gitna, nakakasa. So, yung sigaw, ano mo niya, busina, madalas ano yan ng ano, mga ano na mayabang yan. So, iwasan natin. Ibig sabihin, gagawin lang natin, sigurado tayo, hindi dahil tayo mayabang. At gusto mo lang magmayabang, magingay. Amen? Kasi ang Panginoon nga eh, ang hirap po maglinis. No? Ito pala, linisin natin na yan, maya. Ano pa? So yun, so yung ano po dyan, i-reference pa natin sa 2 Corinthians. Ganon din po ito. Sino naman to? Ang Panginoon pa rin. Ako na lang. For you know the grace of our Lord Jesus Christ that though he was rich, mayaman ba ang Panginoon? Diyos nga siya eh. Nagkatawang tao siya, pero bakit? Yet for your sakes, he became poor that ye through his poverty might be rich. Sa Tagalog, siya ay mayaman na, binaliwala niya yun, nagpakababa siya, nagpakahirap-hirap siya, pinanganak sa subsaban, and everything, tapos nagtrabaho siya, manual labor, di ba? Pwede naman siya maging ano na lang, maaari, ruler, yung panahon nila, siguro may mga merchant na mayaman na doon, hindi niya ginawa yun eh. Para daw sa ating mga kapakanan, okay? Para pag, ibig sabihin, pag, yun nga, salvation, eh, kung pare-pare tayong mayabang, maliligtas ba tayo? Kaya inunahan niya na tayo. Mayroon siyang magandang example. Mayaman siya, nagpakahirap. Para naman sa kanyang kahirapan daw, tayo ay maging mayaman. Iba tayo dito tayo mayaman. Dali, ibang yaman yun. Okay? Ngayon, yung yaman dito sa mundo, actually accessible sa atin yan. Pinangako rin sa atin yan. Pero hindi labis. Amen? Obviously, kaligtasan din yung pinag-usapan dito. Okay? So, ligtas ka, mayaman ka. Next. Ito, tapos na natin sa Philippians. On the way na doon na eh. Live update. Kayo na ako magbasa. Ready? Philippians 2:8. Ready, go. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Okay, nabalit. Sinabi ni Bud Karina sa akin. Gaano pala si Bud eh. Kasi last time, may naglinis dyan eh.
Sabi ni, sino ba yung kausap ko yung mga anak ko ata? Sino papayag na maglinis ng kanal? Simple lang yan, di ba? Pag kailangan mong pera, ganun. Kaya ganun po yan. So, anong pinakamahirap na tabaho sa palagay nyo? Isa yan eh, di ba? Oso Negro. Marami pa po yung isa daw sa mga mahirap na tabaho daw. Pero malaki din ang pera. Yung ano, sa yung pwede kang mamatay, yung mga fisherman sa Atlant, ha? Ano yan? Power crane? Tower crane talaga ba? Oh, nakita ko nga sa YouTube yung mga ano eh, nalalaglag na gano'n. Kailan lang mayroong ano eh, sumisisid? Nang? Yung sa dagat na sisirin yung pinakamalala. Ah. Pero sabi nila eh, ano, yung nabasa ko lang, yung mga nanguhuli daw ng talangka. Oh, totoo yun. Pero mahirap daw kasi nga, malakas yung alon sa bandang ano, pwede yung kamatay. Anyway, pero yun ang siguro sa isang mga pinaka-humble na trabaho yan. Basura, ano pa ba? Board na, ano ba? Diba? Ano pa? Street cleaner. Yeah. Sabi nila, janitor. Naglalako. Yung credit card, nag-aalam ng credit card. Alam nyo, may pagkakapare-pareho yan eh. Una, hindi ka magtatrabaho kung hindi ka, alam mo na, kailangan, may kailangan ka eh. So kaya, yun nga, sabi ni Bad kanina, ah, ganun pala yun, isang araw, 4,000 daw, 5,000. Wala kasi yung may gusto niyan, wala silang... Exactly. Oh, wala may gusto niyan, kundi... Kung di ka ma-arte, doon ka na, di ba? Pero malaki bayad, kasi nga... At saka makikita mo na... Mahirap. Hindi, mahirap, pero hindi naman siya yung ikakamatay mo yung... Exactly. Bayad. Wala namang ano yan eh, kasi... Okay na kaya, okay na. So, in-explain ko lang, no? In-explain ko lang na may mga trabaho na kung may choice ka, hindi mo gagawin. Kasi nga, kahit daw sa ministry, sabi nga si Master daw, release ng CR, ganyan-ganyan. Iba naman, runner. Kaya, ayun, sa diadem, natutuhan ako sa kanila. Ako, hindi ako masyado nagganong kasi. Kaya, ano rin ako, saludo ako sa kanila. Hindi, ibig sabihin, sa ibang bagay ko na lang sana bumabawi. Amen? Pero balik tayo dito, si Jesus, ganito. Kailangan natin maligtas. E paano yun? May isang trabaho na walang gugustuhin. Bukod sa cross, dito sa cross lang sinabi dito, pero later sa impyerno eh. Okay? So hindi mo gugustuhin yun, napakahirap. Ito, mas mabaho yun sa impyerno. Pero siguro yung baho doon, nag-evaporate na rin eh. Pero ang dami na mabaho din doon eh. Okay? Kasi sabi niya dito, and being found in fashion as a man. So siya ay Diyos, naggatawang tao. Malinaw po yan, ha? Siya ay nagpakababa and became obedient. So mga bata, pag sumusunod ka, maganda yun kasi hindi ka mayabang. Yung mga hindi sumusunod, yung po yan, kabaligtaran ng obedient, hindi obedient, disobedient, mga rebelde. Sinong ginagaya mo ngayon? Hindi si Jesus. Pag rebelde ka, sino ginagaya mo? Nakikinig ba mga bata? Alam niyo may rebelde? Yung sinabing ganito, huwag kang lumabas, lalabas pa. Huwag kang maingay, mag-iingay pa. Huwag mo sabihin niya, gagawin pa. Hanggang dito ka lang. Okay, sino nga yung, sino muna yung ano, kalaban ng Diyos? Sino yung rebelde? Pinaka ano, sino? Satanas! Okay na siya eh. Nagyabang pa, gusto niya pa lagpasan ng Diyos? Yun bang gagayahin niyo? Yun ang gagayahin niyo, Satanas? Pero pag sinanan niyo yung sarili niyo, unti-unti, eh, ayoko muna mag-church. Alam ko na yan eh. Eh, hindi muna ako gagawin to. Saka na lang. Mamaya, later, wala na. Kayabangan po yan. Ay, sasundin ko yung mga utos ng Diyos. Ito lang. Ito, hindi. Namimili. Kahit sa trabaho po, ang hirap nung namimili ng trabaho. So, kaya ang Panginoon, ito siya yung ating example. Nagpakababa siya. Nagkatawang tao nga siya. Sumunod siya. Hanggang siya ay mamatay. At hindi lang basta-basta ang kamatayan.
yung matindi nga, yung sa lupa pa lang, ha, nung panahon nila, ang pinakamatindi, yung pagkamatay sa krus. Sumunod pa rin. Kasi obedient siya, kasi humble siya. Ano pa? Kay Jesus pa rin tayo, ha? So, si Jesus ba ay talagang may konti ring pride? Tingnan natin sa Bible. Isaiah 53, the famous verse, passages about the Lord Jesus. Okay, kung saan ganun din siya ay pinahirapan. Pero ito'y sabi sa kanya. Kayo ulit magbasa. Ready, go. For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire. Okay, so obviously kay Jesus to, ha? So alam niyo na ba, Isaiah 53, sabi nga ng mga nag-ministeryo daw sa mga Hudyo, yan, pakita mo lang daw yan, malaki na yung chance mong ma-win sila. Yung sabi, ha? Kasi Old Testament yan, eh. Pero ang dinidescribe ng Panginoon na magiging tagapagligtas, humble, mamaya, sabihin nito, despised and rejected of men. Sasabihin nila, political leader. So, mali. So, obviously, sino to? Si Jesus to. Pero, sakala tayo sa ibang point. Ang sabi po dito, he had no form, okay? Nung tayo sa gitna, niwala siyang kaakit-akit. Paano naging humble yung hindi kaakit-akit? Alam niyo ba, kahit sa panahon natin ngayon, kaya nga, tingnan ko sa yung mga forma ng sasakyan, magaan subscribe na nga ako dun. Kasi lagi ko nakikita yung mga maganda daw, mga sa high ace, pinapaganda. Okay na, tumatakbo na eh, puro paganda, puro papumahan. At pag nanood ka ng mga sanlibutan at makasanlibutan talaga, hindi mawawala yan. Kahit dati, mga uso kasing dati, mga magazine lang eh. Ngayon, napayabangan ha, Facebook. Lagi yan, anong laging kinagugugulan ng mga tao? Pagandahan, pa-straight, mas maganda, mas makinis, mas maputi. Aray, di ba? Mas ano pa? Basta kamukha nung sinong ginagawa nilang ideal na tao na hindi naman tama. Amen? Matangkara, batalinuhan, even batalinuhan. Okay, sana ako talaga matalino, para tayo dyan eh. Eh, iba, para talino na wala naman. Actually, kaya nga silang panditan ng computer, na internet eh. May mga bagay din yung kailangan malaman. Kung malaman mo man, at least, hindi mo kailangan pagyabang. Kasi iba ngayon, magaling ngayon. Actually, nag-share nga sila information, alam nyo ba yan? Mas maganda yung gabi. Pero pagsasalibutan, puro payabangan, especially nga yan, papogian, pagandahan, na hindi naman dapat. Kaya ang point natin dito, again, di tayo lalayo, sa atin muna tayo. Tingnan nyo yung sarili nyo. Anong pinag-gastos sa inyo, kung ano man yan, kung di man gumagastos ng pera, ng time. Ano yan? Tingnan nyo yung sarili nyo. Kung kayo'y sa forma, nagulat ako, may friend akong, sino to? Ganda. Hindi yung ganito itsura nito eh. Isip-isip ka, alam ko na. Filter. Hindi ganito itsura nito. So, amen? Nakakuha niyo may gusto ko sabihin? Ang Panginoon niya, siya yung Panginoon, at least piliin man lang niya. Diba kasi kahit po si David kasi, yun ang description sa kanya, pogi yan, Solomon. Si Sarah, ganyan yung mga yan eh. So, pero si Jesus, may sinabi ba sa kanyang pogi siya? Interesting, wala. At kung meron man, baliktad. Wala siyang agandahan. So, nung gusto ko sabihin, again, huwag kayong magpapangit, ha? Huwag naman kayong di maligo. Magsuklay. Pero, kung humble ka, isa yan sa mga dapat inintindi mo lagi. Iwas tayo doon. Ngayon, nauuso na naman si Edo. Sorry, sa feed ko kasi parang ganyan naman kasi yung showbiz na yan, eh. Nagpapaano sila kung sino man. Kahit di maganda, sila yung ilalagay lagi dyan. Sila yung naisip mo, sila yung naano. Eh, kasi nasa front page sila eh. So, iwasan nyo na po yung mga ganyang style. Amen? Ganon din tayo. Huwag mong pagmayabang sa ibang tao na ikaw kasi ay ganyan ka. Ako, hindi ako ganyan. Amen? Ngayon, again, yung kalusugan, okay tayo dyan. Okay? Maganda, malusog tayo, malinis. Pag malinis ka, malusog ka, okay na yon. Okay?
Kaya nga lagi natin inaasar yung mga nagpakulay ng buhok eh. Kasi may kulay na yung buhok mo eh, maganda na nga eh. Diba? At yung nagpapakulay, masisira pa, ano nangyari? Kasi gusto mong papansin eh. Gagayahin mo, ang dami mong gagayahin yung ano pa. Si Naruto pa, hindi naman yan. Kulay yung buhok. Wala akong masyadong alam eh. Okay. So, ang Panginoon, hindi nagpapogi, nagpa-impress. Sana ganun tayo, amen? Amen. Eh, pastor, ang yaman ko dahil kung ano eh. Anong gagawin ko dito sa pera ko? Gusto mo mapapansin ng konti. Yun nga, again. Dahil pwedeng gawin sa perang maayos. Again, kung magpapaturo ka. Amen? Next is, so ang Panginoong Jesus, isa-isayin natin to ha. Nakailang minutes na ako, sorry. 42, okay. So meron tayong, sabi natin 20. Sige, kahit mga ano, 15. Okay lang? Amen? Amen. Una, sa appearance, hindi siya nagpapogi. Pangalawa, Isaiah 53:3. Next lang, oh. Ano sabi dyan? Ako naman, he is despised. Pag sinabi despised, eh, pangit, eh, ayoko dyan. A man of sorrows, acquainted with grief. So, ayawin natin ng ganyan, di ba? And we hid, as it were, our faces from him. Okay? Ni ayaw makita. O, yan dyan si ano, oh. Ay, hindi ako papakita. Nakakasar yung gano'n, di ba? He was despised and we esteemed him not. So, siya ay bababa ang tingin sa kanya, hindi natin siya tinaas. So, ganyan si Jesus eh. So, bukod sa appearance, hindi niya ginawa yung success sa mundo. Okay? Worldly success, hindi niya yan inattain. Sinadya niya po yun kasi kaya-kaya naman niya kung gusto niya eh. Sana ganun din tayo. Amen? Amen. Hindi, magaling ako. Matalino ako eh. Gagawin ako school lang ng Mormon eh. Dito na ako. Huwana ko na yung Baptist. Diba? Eh, gagawin akong ano eh. Gagawin akong mayaman ni ano eh. Vice pangit eh. Magiging manager ko siya. Naku, patay ka dun. Eh, yaman na ka. Yayaman ka. Abusuhin ka nun. Oh, kaya lang ko, hindi ko naman alam bakit yung mga sa newsfeed ko, puro artista na naman. Kasi yung mga yun. Sila na nagsasabi. Lahat po yun, karamihan yung mga sumikat, biglaan, lalo yung biglaan, inabuso yun kung sinong ano. Niwala kayo. Alamin yung buhay niya, hindi para hangaan. Kawawa po yung mga yan. Para sila mga puppet. Alam yung puppet? Para mga aso na natadyak-tadyak kung anong gawin mo. Arte ka, iya! Tawa! Ngayon ha, ganitong gawin mo ha. Endorse mo ito yung mga gandang pelikula ngayon. Ah, sorry. Produkto ngayon, nayari pala dyan si ano daw, si Manzano, di ba? Alam niyo ba yun? Yan ang pinupush ng balita ngayon, kasyo scam daw. Eh, syempre, depensa niya. Eh, hindi naman ako, hindi ko naman. Eh, ba't in-endorse mo? Eh, alam mo yung mga tao kasi, naniniwala kung sino nag-endorse. Eh, kilala yung anak niya ng ganyan eh. Hindi ko alam, nakulong. Kung ano man yun, okay? So, ang Panginoon, maganda sa kanya, hindi siya nagpapogi, hindi siya nagpa-impress. Hinayaan niya, i-reject siya. Kaya another point dito, sana, huwag niyo i-reject yung tao, okay? Hayaan niyo minsan na i-reject kayo sa paggawa, pagtupad ng kalooban ng Diyos. Yun ang malaking kaiba nun. Si Jesus, kaya hinayaan niya, i-reject siya kasi may kailangan siyang i-accomplish. Kailangan maligtas yung tao. Isa sa mga kasama nun, aligtasan natin, kailangan siyang i-reject. So, hindi maganda, pero hinayaan niya. Sana ganun tayo. Amen? Siya sa soul winning po. Kaya iba, I believe, kahit sa ang church, isa yan sa mga mahirap nilang tanggapin sarili nila, di ba? Kami si Bad, may tinuturuan kasi kami nga, mag-soul winning. Ewan ko nga doon, sana magpatuloy, no? Siya nagsabi, no? Sabi niya, ano, yung approach ko yung tao, eh, manager ako, eh. Oo, kasi, alam niya yun, kasi, di ba?
Ano ba? Hindi si sanay nun. Ang sanay siya, yung uutusan niya lang. Kailangan mo sumunod. Pag di ka sumunod, yari ka. Ganun yung mga yan. Kaya ang hirap din ang buhay niya spiritual. Sabi din sa Bible eh, pag tinataas ka sa libutan, ang hirap mong maligtas eh. Lalo may yaman. So, ganun po yun. Kaya natutunan ko rin yun. Natutunan niya rin. Sana magpatuloy. Anyway, ganun doon. Kaya hindi nag-soul winning kahit yung ibang pastor ngayon. Iba ngayon, dami ngayon, papapicho-picho. Ngayon, nag-picho rin tayo dati, pero nakita nyo naman, di tayo nabibida. Amen? Iba, ganun ginagawa, picho-picho, tapos, ewan ko, naligtas. Especially kasi tayo, amen, sabihin ko ito sa speaker natin eh, para magkakilala-kilala. Isa sa mga mahinap gawin niya sa mga kapastor, kasi ngayon yung mga baptist ngayon, parang nagiging ano na rin. Kung papansinin nyo, kaya yung mayaman na rin, kasi nakikihalo na rin. Yan ang totoo. Kaya tinatanggap. Ngayon, again, hindi natin laawayin yung hindi natin kailangan awayin. Pero pag kailangan awayin, paano na? Diba ito, yung mga bakla ngayon, ha? Parang nag-aano na naman sila ngayon. Mabawi. Alam ko dati, tuwan-tuwa na ako kasi parang inano na yan eh. Yung sogi, parang hindi pwede. Hindi natin babago yung family code natin, lalaki, babae lang eh. Ngayon, tinatry na naman. Kasi naulo talaga eh. Ngayon, pag-preacher ka, ano yung tipong preacher na humble? Eh, di katulad din ni Jesus. Diba? Anong ginawa ni Jesus? Pag kailangan niya sabihin, kailangan niya awayin, kahit i-reject siya, alam niya, i-reject siya nun. Alam niya yun. Dahil established na mga Hudyo, yung mga Pharisee, Sadducee, maki-ano-ano ka lang dyan, papi ka lang dyan, may posisyon nga, parang si Paul. Sa panahon natin, ganun din. So, pero pag nalaman, ito'y sinabi ng Diyos. I-reject ka pag ginawa mo yan, anong gagawin mo? Kung humble ka, gawin mo yung sabi ng Diyos. Anong pa kailangan ito? Kahit mga baptist kayo, may mga sama-samaan yan. Sabi nga sa'yo, pag umati ng conference, parang kayo ako nag-observe lang ako. Pero yung iba doon, kala mo, ang mga papi nga, pag mga kailangan ng support, parang ganun nangyayari doon. Hindi ko alam ha. Hindi ko sinisweep lahat lang ng pastor. Hindi ganun. Pero parang ganun. Parang nakikita ko ganun. Kung sino mga pera, ganun ang ano, sabihin nila, itong pastor to, ganyan yan. Oh, iba na yung ano eh. Ano. Galangin natin to kasi kesyo ganyan yung... Oh, gagalangin ko yung pag nag-preach. Nakatulad ng Panginoon, paano siya mag-preach? Amen. Yung kahit i-reject siya, yun ang gagalangin ko. Hindi yung mga pera kong ewan na magaling mag-ganyan. At sana kayo din, amen? Ganun ang Panginoon. Alam niya yun eh. Yayariin siya, pero sige lang. Itong gusto ng Diyos eh. Itong kalooban niya, nagpaka-humble siya, bardang huli. Siya ay nireject. And then, kaano niyan, mag-ano yan eh, tawag dito. Magkakascade yan dito. Another worldly success, ganun din, reputation. Sabi sa Matthew 2:23, ako na lang ulit, sabi dyan, and he came and dwelt in a city called Nazareth that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, he shall be called a Nazarene. So, isa sa mga reputasyon niyan, yung Nazarene, kaya sabi ni, sino ba, si Philip ba yun, or, sino ba yun? Is there a good thing that will come out of Nazareth? Alala niya, sinasabi nun, si Philip ba yun? Eh, ba't doon titira si Jesus? Parang ganito, kunwari, may mga matino ba dyan sa, ano? Ano ba? Sa Lagundi, may mga matino ba dyan? Eh, si Jesus, may ano siya, may ano siyang choice. Hindi katulad natin minsan, di ba? Pwede siya tumira kung saan. Na, makikilala siya, di siya i-reject at i-despise. Pero, siya, hinayaan niya na, siya po ay, i-deny niya yung reputasyon na mayroon yung mga tao. 8:20 po ng Matthew. Kayo naman po ulit. Ready, go. And Jesus said unto him, the foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Sino malambot ang unan dito? Ngayon, mura na po yung mga memory foam. Diba? Si Jesus, hindi nga alam kung saan tutulog mamaya. So yung kaya missionary natin kanina, pinatulog daw doon sa kapatid nilang ayos-ayos yung bahay.
So mamaya itrato din natin ano, amen, maayos ang missionary. Kasi nga, assumption natin na ginagawa niya ang kalooban ng Diyos. Ganun naman eh. So, pero si Jesus, ba't kaya di siya tinato ng ano? Kasi minsan nga, darating yun, lalo nga ganyan kakatapang. Sigurado sisiraan ka niyan. Nako, dyan na yung ano, sira ulo. Ay, kailangan niya ng ganyan. Eh, umumigin niya ng ganyan. Ganyan po ang labanan dyan. Okay? Kaya ako minsan, iniisip ko yun, anong mangyayari sa akin eh. Pero, ayaw ko. Sana ganun din. Again, ang context ito, paglilingkod sa Diyos na tama. Hindi yung kaya ka napasama is kalokohan mo. Tapusin na po natin to. Rank. So, riches, ganun. Hindi siya mayaman. Hindi siya nagpakayaman-yaman din sa lupa. Sa 1355 naman, ganun din po. Anong ginawa niya? Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary and his brethren and James and Joseph and father? Yung carpenter po, parang ano yun ngayon? Grabe, ano ba? Nang humble na trabaho lang. Amen? Naglilinis, street sweeper, ganyan-ganyan. Again, hindi ko sinabi matuwa kayo kung mababasweldo niyo. Yung sinasabi ko, kung may magagawa kayo, for example nga yan, yung mga office mate ko, inapakita pa rin sa Facebook, ito nabili ko, yung iba doon, ang Xbox 5, mga ganun eh. Ayaw ko din bumili na anytime, gusto ko. Give up your ministry, ganun lang yan eh. Subipsip ako sa boss ko, ganun lang yan eh. Tumigil ako sa mga baptist, sino ang mayaman, yung mga Mormon, ganun lang yan eh. Nakakaroon din ako niyan. Nagkaroon na ba idea? Sino ang gagawa na? Mga traidor! So, sa ang Panginoon, ginawa niya, pwede naman siyang, ano ba na, magkaroon ng mas maraming pera, mataas na ranggo. Pinili niya maging, hindi ko siya magpakahirap-hirap tayo, ha. Ang karpintero, maano yan, tawag dito, marangal na trabaho yan. Amen? Hindi siya nanluloko ng tao, pero mahirap. So, pero hinayaan niya yung kasi humble siya, hindi siya yung nagpakataas-taas. And then last, this morning, ano yung mga dininay ng Panginoon? Paano natin nakitang siya ay humble? Dito sa lupa na to. Ito yung kanina, di ba? So, hinugasan niya yung ginagawa ba ng hari ito? Siyempre, hindi. Di ba? Pero ang Panginoon ay siya ay sinagasa niya. So, sana nakikita po natin yung gusto natin patungan. Mamayang hapon, kung di mag-preach si, ano, pero sabi ko, siya na yung mag-preach para magpalain din tayo, may time siya. Pwede naman kasing testimony lang, pero tingnan natin, para matuto tayo sa English. Amen? Be humble. Amen? Kasi di na tayo kayang aralin, di niya kayang aralin yung Tagalog eh. Kaya tayo na lang mag-adjust. Amen? O sana na-inspire kayo sa Panginoon. Again, paulit-ulit po. Very basic po itong ano natin, ha? Ngayong umaga. Okay, humble tayo. Kung mayroon pang sumisingit-singit dyan na pride sa ano nyo, kailangan ako yung mapansin. Kasi ako yung magaling. Matalino. Magaling akong kumanta. Magaling akong mag-memorize. Matangkad ako. Maputi ako. Ha? Anak ako ni ganyan. Pinsan ako ni ganyan. Ha? Ha? Nakita niyo ba yung tsura ko? Kamukha ko si... Kalimutan ko yung ano ni Brad eh. Piolo, ano ba yun? Ano siya sabi mo na? Wala nga ako sa kalokohan eh. Piolo, ano sabi mo? Piolo, ano yun? Hindi, yung patawa. Piolo Ascal. Sino man yan? Kamukha ako si, ano, Jack Ma. Kailalo si Jack Ma. Okay, sana maging pang-humble tayo ngayon.
Ang consolation na natin, obviously, pag ginaya natin ng Panginoon, sabi sa Bible, siya ang example natin. And therefore, magpaka-humble tayo. Amen? Amen. Yung alam ko, ay normal sa atin na gusto natin maitaas din. Amen? Ganun naman tayo eh. Kahit mga Kristiyano, pag alam mo yung katotohanan, alam mo yung Bible, ligtas ka, minsan gusto mo ikaw yung, di ba? Kaya nga, yun yung mali ko doon na budol ako eh. Kala ko, bibigyan ako ng something. Pero wala, walang pakailan. Kamali ako doon, nangabi ko na sa inyo. So, huwag niyong hayaan yung kayabangan po, no? May panahon po yan. Kahit nasa lupa, eh. Mga pastor, may ganyan din pong kwento, eh. Sabi nila, si Pastor Pado, ano daw yan? Hindi pinapansin dati. Pero, bandang uli, siya pinagpala. Ganun din yung ibang pinagpalang pastor, ganyan, gawain. Masana, eh tayo, hindi ko alam hanggang saan tayo, pero, nasabi ko lang siya, hindi tayo magka-compromise para ganun. Tinitira nga natin kung ano yung compromise na pwede natin masukin or pwede tayong ano. Yung mga kaibigan, ganyan, nag-uumpisa yan eh. And who knows, magkaroon tayo ng maayos na kaibigan. So, pay natin pa rin yung ating mga sponsors sa Germany. Mukhang okay naman so far. Sana tuloy-tuloy mga totoong lingkod din ng Diyos. Amen? Amen. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Again, balik kami sa basics, Panginoon, ng pananampalataya ngayong umaga. Makita namin, Panginoon, ng humility ng iyong anak, Panginoon. I pray ng Panginoong Jesus, siya po yung aming figure na gayahin, Panginoon, tularan bilang ehemplo sa aming buhay, Panginoon, ibig sa isip namin sa ministry, mag-aaral sa buhay, Panginoon, pag-trabaho. Makita namin, ginawa ng Panginoon kung bakit siya nagpa-humble. Later, Panginoon, makita rin namin yung binigay niyo rin po sa kanya. And later, na siya po yung mag-ahari sa lahat-lahat. Ganon din po kami, kasama namin ang Panginoong Jesus. Mag-ahari later in life, Panginoon, or even kahit nga dito sa mundong ito, pinapatigay mo yung ng konting ginhawa, konting authority, Panginoon, dahil kami po yung ginagamit niyo rin sa inyong kabasan at sa inyong pagsulong, Panginoon, yung agenda, Panginoon. So, I pray. Mabata, Lord, yun sa halala, Panginoon. Ay, salamat po, Lord, mga ayos ko yung takbo ng aming ministry. Doon po, Lord, yung pangalagaan yung mga bata, Panginoon, doon. Turuan po sila. Magtiwala lagi sa inyo. Ganun din po sa amin din sa Mateo. Mabilis pa, medyo mabilis. I pray na tulungan niyo, Lord, kami na maging humble again, sumunod lang. Makikita namin yung bunga na aming paglilingkod at pagiging humble. Later in life, Panginoon, matutuwa kami at lalo kami ma-encourage sa inyo, Panginoon. So, kailangan po, Lord, ngamayang hapon, I pray sa aming guest, Panginoon, na siya pa yung maging pagpapala. Ingatan niyo po ang bawat isa. Magkausap-usap din kami, mga matutunan. At yung mga magkukumit mamaya, ingatan niyo po, Lord. So, kailangan po, Lord, ang film showing, maging pagpapala din. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.